Hindi na raw kapasuhan ng PNP ang aktor na si Jake Cuenca matapos suwagin ng sasakyan niya ang isang police mobile sa Mandaluyong. Minor lang daw naman kasi ang insidente kaya hindi na raw prioridad ng mga polis. Nasa frontline ng balitang yan si Gary Galeo. Hindi ito shooting sa pelikula. Totoong nakikiusap ang aktor na si Jake Cuenca sa mga pulis matapos maaresto sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong noong Sabado ng gabi. Habang sa kabilang panig ng kalsada, makitang nakaandusay ang isang delivery rider matapos tamaan ng bala sa katawan. Nagsimula raw ang mga eksena alas 7:30 ng gabi nang mabangga na minamanay yung SUV ni Jake Cuenca ang nakaparad ng police mobile. Pinara raw ng mga operatiba ang sasakyan ng aktor pero hindi ito tumigil kaya nagkaroon ng habulan. Itong isang Wrangler na sasakyan, hindi po nila kilala kung sino yung nakasakay. And masikip yung kalsada. The team leader was flagging down this truck kasi para daan-daan makaalis muna and then para maganda yung daan. Unfortunately, siguro, baka akala pinaplug down or something ka kasi because they are on civilian clothes kasi operatiba sila. Yun, binangga yung sasakyan ng isa nating personnel. Wala na raw nagawa ang apat na pulis na humabol kay Cuenca kundi paputukan ang tatlong gulong ng kanyang sasakyan sa Shaw Boulevard. Pero dahil sa insidente, isang rider na napadaan lang ang nadamay. Nagpapagaling na ito ngayon sa ospital. Yun nga ang unfortunate na nangyari. Pinutukan yung sasakyan with the intent na siguro ipahinto nila. There was a one grab driver na accidentally natamaan ng stray bullet. Pinadapat nilagyan ng posa si Cuenca bago din nila sa presinto. Normal procedure of arrest. Kaya may sugat si Jake sa paa kasi pinadapa siya. Ganun naman procedure at night time. And then hindi mo naman pwedeng piliin kung saan mo i-arrest yung tao. Tingin ng mga pulis na kain ng mga aktor. Well, yun ang isang naging predicament natin yesterday because when we have his check-up dito sa hospital, wala pong capability ng hospital natin doon sa alcohol test. Makalipas ang ilang oras, dumating sa presinto si dating MMDA at COMELEC Chairman Benjamin Abalos Sr. para dalawin si Cuenca. Pero hindi malinaw kung siya ang abogado ng aktor. Well, Abalos, we know them as the lawyers. So siya yung lawyer ni Jake Cuenca? I cannot say na siya ang ano, pero they were, alam yung sa office nila. Nang maaresto si Jake, marami din daw kasong inaasikaso ang PNP Mandaluyong ng mga oras na yon. Kaya lumagpas ang 12 oras na regulasyon at hindi na isampa ang kaso ng aktor. Kaya nagdesisyon na lamang ang PNP Mandaluyong na mag-direct filing at palayain ang aktor. Paliwanag ng Mandaluyong Police, light offense lang naman daw ang kaso ni Cuenca kaya hindi nila binigyan ng prioridad ang pagsampa agad ng kaso rito. Pinayagan din nila ang hiling ng aktor na mailagay sa kustudiya ng kanyang abogado. Hindi naman ganun sasabihin natin na madali, especially pag ganitong mga personalities. We need to ensure na yung kaso natin is malakas. Hindi rin daw totoo na dahil sa impluensya ng mga Abalos, kaya nakalaya agad si Cuenca. Nasa restrictive custody muna at inisarmahan ang apat na pulis na humabol kay Cuenca habang gumugulo ang investigasyon, lalo't may nadamay na sibilyan. Nag-undergo sila ng paraffin test at saka yung ballistic test ng kanilang mga firearms. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.